Kabanata 461, sa bisperas ng dakilang labanan. Kinuha ni Chinyu ang bola ng enerhiya at bahagyang pinisil ito. Agad na sumabog ang bola ng enerhiya. Chinyu. Pinaikit ni Hiteng ang kanyang mga mata at nginisyan, sa wakas ay nang-ahas ka nang bumalik. Tinulungan ni Chinyu si Janggu na tumayo at pagkatapos ay malamig na tumingin sa kanya, sinabing, kahit hindi mo ako hinahanap, hahanapin kita. Nang marinig niya ito, hindi niya napigil ang tumawa ng malakas at sinabing, halika hanapin mo ako. Alam mo ba, na ako ngayon ay nasa kalahating hakbang na Martial Marquee Realm. Ito ay hindi tulad ng hindi pa ako nakapatay ng isang kalahating hakbang na Martial Marquee bago, walang pakialam na sabi ni Chinyu. Hindi napigilan ni Hiteng na mapamura at magsabi, ang ibig mong sabihin ay Meng Wakshong. Bagamat nakapasok na siya sa half-step Martial Marquee Realm sa tulong ng Magic Treasure, malayo pa rin siya sa akin. Ganun ba? Lumakas ang enerhiya ni Chinyu sa buong katawan niya. Itinulak niya si Janggu sa gilid at pagkatapos ay malamig na sinabi, kung gayon, subukan natin ito. Nang makitang kikilos na si Chinyu, bigla niyang iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, huwag magmadali, huwag magmadali. Pareho kaming sikat na tao ng nakababatang henerasyon. Paano tayo makakalaban sa ganoong lugar? Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata, na parang nahulaan niya ang intensyon ni Hiteng. Inalis niya ang kanyang panloob na chi at sinabing walang pakialam, gusto mong hiramin ang posisyon ko. Fine, pareho din naman ako ng intensyon. Humisi siya at sinabing, okay. Tapos bukas ng gabi, magkita tayo sa tabi ng lawa. Hindi ako aalis hanggat hindi kita nakikita, malamig na sabi ni Chinyu. Hindi na nagsalita pa si Hiteng at tumalikod na para umalis. Sa oras na ito, ang mga taong nanunood ng labanan sa dilim ay hindi maiwasang mabigla. Talagang bumalik ang Chinyu na ito. TSK TSK? Nakakaloka talaga. Akala ko magiging duwag siya habang buhay. Narinig mo ba ang sinabi ni Chinyu kanina? Sinabi niya na hindi siya nakapatay ng kalahating hakbang na Marquee. Nagyayabang ka ba? Isa lang siyang Martial Grandmaster. Paano niya napatay ang isang half-step Martial Marquee? Totoo man o hindi, natural na malalaman natin bukas. TSK TSK? Walang kabuluhan ang paglalakbay na ito. Uwit, tumingin si Chinyu kay Janggu at nagtanong, kumusta ka? Okay ka lang ba? Umiling si Janggu. Bakas ang sakit sa mukha niya. Pagkatapos, tumingin siya kay Uncle Zong na nakahandusay sa lupa. Azong siya. Puno ng kalungkutan ang mukha ni Janggu. Kahit sinong makakita sa kanya ay maaawa sa kanya. Tio Zong. Nakatingin sa taong nakahandusay sa lupa, naisip din ni Chinyu ang taong ito. Siya ang mayordomo ni Janggu at napakatapat. Noon, sinubukan niyang alisin si Chinyu, ngunit ang kanyang dantian ay napilayan ni Chinyu. Si Azong ang mayordomo ko at matalik kong kaibigan sa loob ng maraming taon. Ako, ibinukan ni Janggu ang kanyang bibig, hindi alam kung paano ipahayag ang kanyang sakit. Walang sinabi si Chinyu. Naglakad siya papunta kay Uncle Zong at itinaas ang kanyang kamay, nag-inject ng bakas ng chi, espiritual na enerhiya sa kanyang katawan upang pansamantalang protektahan ang kanyang vital meridian. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din siya. Tinapik ni Chinyu ang balikat ni Janggu. Nagmamadaling itinaas ni Janggu ang kanyang ulo at nag-aalalang sinabi, talaga. Kailan pa ako nagsinungaling sayo? Dapat kang magpahinga ng mabuti. Gumiti si Chinyu. Pagkatapos sabihin iyon, handa nang umalis si Chinyu. Mr. Chin. Sa oras na ito, tinawag ni Janggu si Chinyu. Dapat kang mag-ingat. Huminga ng malalim si Janggu at sinabi. Tumango si Chinyu kay Janggu at sinabing, huwag kang mag-alala, tiyak na mahuhulog ako kay Hiteng. Pagkasabi nito, tumalikod si Chinyu at umalis. Pagkabalik, si Yao Qing at Tao Zi ay nagmamadaling tumakbo palabas. Alam kong hindi ka tataka sa huling sandali. Tuwang-tuwang sabi ni Yao Qing. Malakas ding tumango si Tao Zi at sinabing, siya nga pala, Elder Qin, hindi ba napilayan ang dantian mo? Bakit ikaw pa? Bahagyang ngumiti si Chinyu at sinabing, ito ay peke. Maganda ang ginagawa ko, mas mahusay kaysa dati. Talagang peke ito.
Natigilan si Peach. Sa sandaling ito, tila bigla siyang may naisip at nag-aalalang sinabi, pagkatapos ay itinaboy ka rin ng Divine Alchemist Pavilion. Peke rin ito. Tumango si Chinyo at sinabing. Agad na nakaramdam ng panghihinayang si Peach. Kung alam niyang mangyayari ito, hindi niya itinapon ang token. Huwag kang mag-alala, kukuha ako ng mag-aayos ng token para sa iyo, nakangiting sabi ni Chinyu. Gabi na. Bilisan mo at magpahinga ka na. Sa nakalipas na ilang araw, si Chinyu ay hindi nakapagpahinga ng maayos. Tumalikod na siya at bumalik sa kwarto niya para matulog. Kinabukasan. Ang balita ng pagbabalik ni Chinyu ay mabilis na kumalat sa buong Chujo. At ang balita na si Chinyu at Shateng ay maglalaban sa Yiyang Lake ay kumalat na parang apoy. Nagkagulo rin ang Martial Arts Forum. Talagang bumalik si Chinyu. Nakatanggap lang ako ng ilang balita na parang nakapatay si Chinyu ng isang half-step martial marquee. Mukhang nasira ang dantian niya dahil pinik niya ito. Hehe, matagal ko nang nahulaan. Sinabi ko na siya ay peking ito, at ako ay pinuna. Ang Jiangbei Martial Arts Forum daw ay ipapalabas ito ng leave. Huwag palampasin ang walang katulad na labanan na ito. Ang dalawang pinakamalakas na tao sa potensyal na listahan ay sa wakas ay maglalaban. Alas dos ng hapon. Ang lakeside ng Yiyang Lake ay napuno na ng mga tao. Ang Jiangbei Martial Arts Forum ay maagang nagpadala ng mga reporter. Tumakbo sila sa lugar at naghanap ng kanilang mga upuan. Pagkatapos, tahimik nilang hinintay ang pagdating ni Chinyu. Talagang napakagandang eksena. Matagal-tagal na rin simula noong naging masigla si Chujo. Maagang dumating si Janggu sa pinangyarihan at hindi napigil ang mapabuntong hininga. Oo, ang Chujo ay palaging mahina ang larangan ng martial arts. Mula nang lumitaw si Mr. Chin, ang pagkapatas na ito ay sa wakas ay nasira na. Sa isang sulyap, mayroong hindi bababa sa 100 tao sa gilid ng Yiyang Lake. Sa kanila, walang kulang sa Martial Grandmasters. Kahit na pinigilan nila ang kanilang panloob na chi, naramdaman pa rin nila ang malakas na pag-akyat ng panloob na chi. Alas 5 ng hapon, sa wakas ay nakarating na rin siya sa gilid ng Yiyang Lake. Mister, nandito siya. Siya ang numero unong tao sa potensyal na listahan, isang tunay na half-step martial marquee. Napakalakas ng panloob na chi. Ang lakas ng taong ito ay lampas sa imahinasyon. Sa dilim, isang matandang lalaki ang tahimik ding nakatingin kay Hiteng. Ang lakas ng taong ito ay malamang nakatumbas ng sa iyo, sabi ng matanda. Ang binata sa tabi niya ay agad na nagsabi ng hindi sinasadya, paano ito posible? Kakapasok lang niya sa half-step martial marquee realm, paano siya magiging kalaban ko? Master, masyado mo akong minamaliit. Umiling ang matanda at hindi na kumibo. Hindi nagtagal, lumitaw ang figure ni Chinyu sa larangan ng paningin ng lahat. Kung ikukumpara sa makapangyarihang internal na chi ni Hiteng, si Chinyu ay mukhang sobrang kalmado. Halos walang pagbabago sa kanyang panloob na chi ang makikita. Fixed Stage Martial Grandmaster. Nakikita ng matandang lalaki ang lakas ni Chinyu sa isang sulyap. Bumantong hininga ang binata sa tabi niya, Guro, ito ba ang Chinyu na palagi mong pinag-iisipan? Napakasoso lang niya. Sinulyapan ng matandang lalaki ang binata, hinaplos ang kanyang balbas, at ngumiti, paano kung matatalo niya si Hiteng, na kalahating hakbang ang layo mula sa Marquee of Wu, sa kaharian ng isang Martial Grandmaster. Kabanata 462, ipapakita ko sa iyo. Guro, hindi ba masyadong mataas ang tingin mo kay Chinyu? Halatang hindi nasisiyahan ang binata. Gumiti ang matanda at hindi na nagsalita pa. Ang matandang ito ay walang iba kundi si Jiang He, nakasingsikat ni Ye Qing. Nakatayo sa karamihan, ang kanyang panloob na chi ay sobrang tahimik. Wala nang titingin sa kanya. Talagang nakatago siya sa lungsod. Sa hindi kalayuan, dahan-dahang umatras ang mga tao, nag-iwan ng espasyo para kay Chinyu at Nyateng. Ang numero uno sa potensyal na listahan ng pagraranggo at ang numerong dalawa ay sa wakas ay nagkita na. Ang labanan na ito ay tinaguri ang Battle of the Century ng Martial Arts Forum. Si Hiteng ay nakatayo sa baybay ng Yiyang Lake habang nasa likod ang kanyang mga kamay, tahimik na naghihintay kay Chinyu.
Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakapikit, at ang kanyang panloob na chi ay pinigilan. Mukha siyang eksperto. Sa kabilang banda, si Chin Yu ay gumawa ng dalawang hakbang sa isang pagkakataon. Baka sa mukha niya ang panlalamig, parang may kung anong awa yan sa kanilang dalawa. Hindi nagtagal, naglakad si Chin Yu sa harap ni He Teng. Bahagyang nabitawan ang panloob na chi sa kanyang katawan. Ang mga agos ng layuning pagpatay ay nagmula sa lahat ng direksyon at direktang lumapit kay Teng. Biglang bumukas ang mga mata ni He Teng. Tumingin siya kay Chin Yu sa harap niya at walang pakialam na sinabi, talagang lakas ng loob mong sumama. Hindi nakinig si Chin Yu sa kanyang kalokohan at dumiretso sa punto, bago tayo mag-away, hayaan mo akong magtanong sa iyo. Oh, tumaas ang kilay ni He Teng. Malamig na sinabi ni Chin Yu, ano ang nangyayari kay Fang Yu? Bakit siya walang malay? Anong sorcery ang ginamit mo? Nang marinig ito, hindi napigilan ni Teng niya ang mapatawa. Pagkatapos, tumingin siya kay Chin Yu na may kaunting amusement at sinabing, "TCH lang siya. Bakit masyado kang nagmamalasakit?" Wala sa mood si Chin Yu na makinig sa kanyang kalokohan. Kumunot ang noo niya at sinabing, "Sabihin mo sa akin, sino ba talaga ang sasagutin mo?" Walang pakialam na sinabi ni He Teng, "Hindi ba ikaw ay isang elder ng Divine Alchemist Pavilion? Bakit kailangan mo akong tanungin? Kung gusto mong sabihin, sabihin mo. Kung hindi mo sasabihin, then shut up. Bakit kailangan mong makipagkompetensya sa isang babae at makipag-usap ng walang katapusan?" Naiinip na sabi ni Chin Yu. Nagdilim ang matandang mukha ni He Teng. He snorted coldly and said, "Hindi mo man lang maprotektahan ang sarili mo. May mood ka pa bang magmalasakit sa iba? Bukod dito, anong obligasyon ang kailangan kong sabihin sa iyo?" Kinaway-kaway ni Chin Yu ang kanyang kamay at sinabing, "Okay, tatanungin kita pagkatapos kung pilayan ka." Ha 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 ha. Nang marinig ito, agad niyang inangat ang ulo at tumawa ng malakas. "Chin Yu, sobra mong pinahahalagahan ang iyong sarili. Alam mo ba kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan ng isang kalahating hakbang na Martial Marquis at isang Martial Grandmaster? Bukod dito, ngayon ka lang naging Martial Grandmaster." Tamad na nag-inat si Chin Yu at sinabing may mahinang ngiti, ang isang scholar ay dapat retuhin ng iba pagkatapos ng 3 araw. "Paano mo nalaman na hindi ako nag-improve?" He Teng sneered. "Half a month pa lang nung huli tayong naghiwalay. Kahit na ikaw ang napili, gaano kalaki ang maaari mong pagbutihin sa maikling panahon?" Nang marinig ito, isang bakas ng palihim ang sumilay sa mukha ni Chin Yu. Sa hindi malamang dahilan, ang bakas na ito ni Slyness ay nagpabagabag sa kanyang pakiramdam. "Nagagawa mong humakbang sa half-step Martial Marquis realm sa napakaikling panahon, bakit hindi ako makapag-improve?" Tumaas ang kilay ni Chin Yu at sinabi. Bahagya siyang ngumuso, iyan ay dahil mayroon akong sariling sekretong pamamaraan. "Secret technique?" Gumisi si Chin Yu. "Tore ba sa Dongchuan City ang tinutukoy mo?" Nakangiting tanong ni Chin Yu. Nang marinig ito, agad na nagbago ang ekspresyon ni He Teng. Biglang sumikip ang kanyang mga mag-aaral, at ang panloob na chi sa kanyang katawan ay marahas ding nag-iba-iba sa sandaling ito. "Ikaw, nakapasok ka na sa Water Rhyme Tower." Napakapangit ng ekspresyon ni He Teng. Biglang natauhan si Chin Yu at nagsabi, "Oh, kaya ang tore na iyon ay tinatawag na Water Rhyme Tower. Anong magandang pangalan?" "Imposible. Ang Water Rhyme Tower ay matagal nang nag-set up ng isang ipinagbabawal na kapangyarihan. Kung wala ang aking pahintulot, walang sino man ang makakapasok dito." Malamig na sabi ni He Teng. Napangiti si Chin Yu at sinabing, "Forbidden Power. Tinurog ko ito ng 3 suntok lang. Hindi ba ang ipinagbabawal na kapangyarihan na itinakda mo ay larong pambata din?" Lalong naging madilim ang ekspresyon ni He Teng, na parabang natakpan ng manipis na ulap ang kanyang mukha. Pero kahit ganoon, ayaw pa rin niyang maniwala. "Gusto mo akong bluff? Sa tingin mo ba maniniwala ako?" Malamig na ngumuso si He Teng. "Hindi ka naniniwala sa akin." Tumanggo si Chin Yu. "Sige, ipapaalam ko sa iyo kung anong uri ng mga pagbabago ang mayroon ako sa nakalipas na kalahating buwan.
Sakto sandaling matapos siyang magsalita, mabilis na umakyat ang panloob na Chini Chinyu. Napuno ng nakakatakot na espiritual na kapangyarihan ang dibdib ni Chinyu. Habang tumataas ang kanyang panloob na chi, nagsimulang manginig ang buong lupa. Ang baybayin ng lawa ay niyanig pa ng marahas na alon. Ong long long. Ang earth ay nagsimulang manginig, at ang hangin ay nagsimulang dumagsa. Dumitaw ang mga buhawi na parang dumating na ang katapusan ng mundo. Ano? Anong nangyayari? May darating na lindol. Hindi mabilang na mga ordinaryong tao ang labis na natakot anupat ang kanilang mga mukha ay namutla habang sila ay tumakas. Lalong nabigla ang mga martial artist na nanunood ng labanan sa dilim. Ano, napakalakas ng panloob na chi. Ito ay tiyak na hindi isang panloob na chi na maaaring taglayin ng isang ordinaryong martial grandmaster. Napakalakas ng panloob na chi, at ang panloob na chi na ito ay tumataas pa rin. Kabanata 463, kaharap si Hiteng. Nang maramdaman ang panloob na chi ni Chinyu, isang bakas ng pagkabigla ang sumili sa mukha ng lahat. Paano magiging napakalakas ng panloob na chi na ito ng Chinyu? Peak Stage Martial Grandmaster. Kahit na ang mga Peak Stage Martial Grandmaster ay walang ganoong kalakas na internal chi, tama ba? Hindi kaya nakatuntong na rin siya sa Half-Step Martial Marquee Realm. Imposible. Kahit na ang panloob na chi na ito ay makapangyarihan, ito ay bahagyang naiiba sa panloob na chi ng isang kalahating hakbang na martial marquee. Masiglang nag-usap ang mga tao. Lalong lumakas ang kanilang interes sa labanang ito. Paano na? Nagdududa ka pa rin ba ngayon? Walang pakialam na sabi ni Chinyu habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Mas pangit pa sa pagkain ng tae ang ekspresyon ni Hiteng. Tinitigan niya si Chinyu at sinabi sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, "Ikaw, pumasok ka talaga sa Water Rhyme Tower." "Oo." Gumisi si Chinyu. "Kung hindi, ano sa tingin mo ang ginagawa ko nitong mga nakaraang araw?" Ang galit sa puso ni Hiteng ay umabot na sa pinakamataas. Maraming beses nang sinira ni Chinyu ang kanyang mga plano. Una, inagaw niya ang Dragon Spirit, at ngayon, inagaw niya ang Water Rhyme Tower. Paano niya ito natitiis? Ngunit napakabilis, lumuwag ang ekspresyon ni Teng. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, "Paano kung pumasok ka sa Water Rhyme Tower? Hanggat hindi ka pa nakakatuntong sa Half-Step Martial Marquee Realm, hindi kita kakampi. Pagkatapos kitang patayin, magiging akin pa rin ang Water Rhyme Tower." Gumisi si Chinyu at sinabing, "Pagkatapos ay halika at subukan ito." Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, sumigaw siya at ang kanyang kamao ay agad na napahawak kay Chinyu. Itinaas ni Chinyu ang kanyang kamay para salubungin siya. Sa sandaling nagbanggaan ang kanyang dalawang kamao, isang energy wave ang kumalat sa lahat ng direksyon kung saan silang dalawa ang sentro. Ang pagsisiyasat lamang mula sa magkabilang panig ay pinilit na bumalik sa hindi mabilang na mga tao. Kahit na maraming martial grandmasters ay hindi napigil ang umatras ng ilang hakbang. Hindi na kailangan ng ganitong uri ng pagsisiyasat, tama. Pinitawan ni Chinyu ang kanyang teng at malamig na sinabi. Huminga ng malalim si Hiteng, at isang bakas ng solemnidad ang sumili sa kanyang mukha. Isang simpleng banggaan lang ay nakadama na siya ng bakas ng pressure. Dapat mamatay ang batang ito. Kung hindi, magkakaroon ng walang katapusang gulo sa hinaharap, ang paos na boses na iyon ang narinig sa isip ni Teng. Hindi na nagsalita pa si Hiteng. Malamig niyang tiningnan si Chinyu. Ang aura ng isang half-step martial marquee ay sumabog sa isang iglap. Ang panloob na chi ng half-step martial marquee ay sumabog. Ang panloob na chi na ito ay mas malakas kaysa kay Chinyu. Ang nakakatakot na aura ay nagpang-inag sa mga tao. Gulat na gulat ang mga mahihina hanggang sa samuka ng dugo. Kung hindi dahil sa lihim na pag-atake ni Jiang, ang mga katawan ng mga ordinaryong tao na naroroon ay nabasag na. Ang isang half-step martial marquee ay talagang umaayon sa kanyang reputasyon. Nang tumingin si Chinyu sa harap niya, napabuntong hininga si Chinyu. Malamig na sinabi ni Hiteng, "Chinyu, talagang, karapat-dapat ka sa 10,000 kamatayan." Pagkasabi niyon, nawala sa hangin ang pigire ni Teng.
Sa sumunod na segundo, nagpakita si Hiteng sa langit sa itaas ng Chinyu. Ang kanyang buong katawan ay tila naging isang matalim na talam, at ang liwanag mula sa itaas ay tumama ng mabangis patungo sa ulo ni Chinyu. Ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Chinyu ay agad na nabasag, at ang buong gilid ng lawa ay nag-udyok ng napakaraming alon. Isa ito sa mga hakbang ng pagpatay ni Hiteng. Ang kapangyarihan nito ay hindi mapag-aalinlanganan, at kahit si Chinyu ay hindi nang ahas na pabayaan ito. Ganap na simula ng sagradong kamao. Isang gintong liwanag ang agad na bumangon at sinalubong ito ng direkta. Boom! Para bang isang malaking banggaan ang nangyari sa pagitan ng langit at lupa. Ang nagniningning na liwanag ay halos hindi na mabuksan ng isa ang kanilang mga mata. Ang katawan ni Chinyu ay parang pako na walang awa na nadurodge sa lupa. Dumitaw ang makapal na bitek sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Pagkatapos, lumitaw ang isang malaking hukay na ilang metro ang lapad sa larangan ng paningin ng lahat. Sa pag-atake pa lang nito, basag-basag na ang damit nilang dalawa, nakitang-kita ang malalakas nilang kalamnan. Nagkatinginan silang dalawa sa ere na may bakas ng pagkaseryoso sa kanilang mga mukha. Napakalakas, kung ako iyon, natatakot akong patay na ako, sabi ng isang martial grandmaster sa nanginginig na boses. Kung ikaw ang nasa gitna ng aura na ito, kahit na ang isang peak martial grandmaster ay malamang na masaktan ng husto. Hindi ko talaga inaasahan na ang Chinyu na ito ay napakalakas. Kumapang si Chinyu palabas ng hukay. Natakot siya sa lupa sa kanyang katawan at malamig na sinabi, gusto mo pa bang ipagpatuloy ang pagsubok? Hiteng? Hindi ako naniniwalang ganito lang ang kakayahan mo. Ano? Sinusubukan mo pa ba ako? Ang halos mapanirang spell na ito ay sinusubukan lang ako. Ang kanilang lakas ay tila nalampasan ang aming imahinasyon. Laking gulat ng mga tao sa paligid. Ang pagsubok lang sa kanila ay napakalakas na. Anong klaseng eksena kaya ang totoong laban? Malamig na tiningnan ni Hiteng si Chinyu at sinabing, talagang minaliit kita. Gumisi si Chinyu at sinabing, ilabas mo ang iyong trump card. Kung hindi, natatakot ako na wala kang pagkakataon. Habang nagsasalita siya, ang katawan ni Chinyu ay kumikislap na may gintong liwanag. Ang ikatlong antas ng pamamaraan ng banal na katawan ay ipinahayag sa sandaling ito. Ang gininto ang liwanag ay ginawang hindi masisira si Chinyu. Sa isang sulyap, para siyang gintong immortal. Sa kabilang banda, hindi na itinago ni Teng niya ang kanyang lakas. Ang kanyang buong katawan ay naglabas ng kakaibang aura, at ilang mga bakas ang bahagyang nahayag sa kanyang dibdib. Ang panloob na chi ng kanyang katawan ay napakalakas. Ang mga imprint na ito, maaari bang mga spirit pill ang mga iyon? Kumunat ang noo ni Chinyu. Nanatiling tahimik si Hiteng. Gumisi siya at sinabing, Chinyu, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na half-step martial marquee. Pagkatapos sabihin iyon, dumiretso siya sa loob. Sa isang kisap mata, nakarating siya sa harap ni Chinyu. Labanan ang katawan ko. Baliw ka ba? Paulit-ulit nang ngini siya ni Chinyu. Ang kanyang gininto ang palad ay gumuhit ng isang parabola at walang awa na home amplificating. Swish! Nang malapit ng dama po ang palad sa katawan ni Hiteng, biglang nawala ang figure ni Hiteng. Ang kanyang napakabilis na bilis ay nag-iwan pa ng after image sa ere. Bang! Bago pa mabawi ni Chinyu ang kanyang katinoan, isang malaking palad ang nabasag sa gulugad ni Chinyu. Sa isang suntok lang, ang golden light sa katawan ni Chinyu ay direktang nabasag. Sa isang suntok na tumago sa sacred body technique, karapat-dapat ang half-step martial marquee title. Swish! Nang hindi na hinintay ang reaksyon ni Chinyu, muli siyang sumalakay at hinampas ang dibdib ni Chinyu sa napakabilis na bilis. Deng deng deng! Ang katawan ni Chinyu ay umatras ng 7 hanggang 8 hakbang na magkakasunod, at bahagyang lumubog ang kanyang dibdib. Nakaharap sa isang half-step martial marquee, maging ang physical na katawan ni Chinyu ay hindi ito makayanan. Bang bang bang! Hinampis ni Hiteng habang mainit ang bakal. Ang kanyang katawan ay parang bola ng kanyen, na tumitama sa katawan ni Chinyu mula sa lahat ng uri ng kakaibang anggulo. Ang pag-atake ay tila simple at walang palamuti, ngunit naglalaman ito ng mapangwasak na kapangyarihan.
Basta isang sulyap, makikita lang ng lahat ang mga after images ni Teng, pati na rin si Chinyu, na napatigilid. Poo! Sa epektong ito, hindi na nakayanan ni Chinyu. Isang subo ng dugo ang biglang bumulwak sa kanyang bibig. Mukhang may pagkakaiba pa rin sa pagitan ni Chinyu at Hiteng. Oo! Pagkatapos ng lahat, siya ay isang half-step martial marquee at isang peak martial grandmaster. Kapuri-puri na si Chinyu ay hindi natalo sa maikling panahon. Guru, tila labis mong pinahahalagahan si Chinyu, tuwang-tuwa na sabi ng disipulo ni Jiang. Hinaplose ni Jiang ang kanyang balbas at sinabing, not necessarily. Humph, hindi naman. Ang Chinyu na ito ay nabugbog ng husto na wala man lang siyang lakas para lumaban. Halatang matatalo siya, ayaw niyang sabi ng kanyang alagad. Tumitig siya sa unahan ni Jiang at walang pakialam na sinabi, tingnan mo, nagsisimula ng lumaban si Chinyu. Kabanata 464, ang walang katumbas na labanan. Talagang mahirap abutin ang walang katulad na bilis ni Hiteng. Si Chinyu ay paulit-ulit na napaatras, halos walang kakayahang gumanti. Gayunpaman, nang inatake niya si Chinyu sa 11 pagkakataon, isang malaking gininto ang kamay ang biglang nagunat at hinawakan ang leeg ni Hiteng. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Hiteng. Sa hindi malamang dahilan, parang nadagdagan ng husto ang bilis niya sa sandaling iyon ngayon lang. Sa pagkakataong ito din na bumagal siya nang sinamantala ni Chinyu ang pagkakataon at hinawakan ang kanyang leeg. Tapat na ba kayong lumaban? Is it my turn now? Ang malabakal na palad ni Chinyu ay humawak sa leeg ni Hiteng at malamig na sinabi. Nagbago ang ekspresyon ni Hiteng. Magpupumiglas na sana siya ng walang awa na humampas ang gintong palad. Pa! Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw habang walang awa nitong hinampas ang mukha ni Teng. Ang lakas ng pisikal na katawan ni Chinyu ay napakahusay. Sa ilalim ng sampal na ito, agad na umapaw ng dugo ang bibig ni Hiteng. Pa! Isa pang sampal. Inilabas ni Chinyu ang lahat ng kanyang lakas at hinawakan si Teng gamit ang isang kamay habang ang isa pang kamay ay patuloy na humahampas sa mukha ni Teng. Isang sampal, dalawang sampal, tatlong sampal. Patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanilang mga tainga ang mga tunog ng sampalan, at ang lahat ay natulala sa kanilang nakita. Ano? Ang nangyayari? Ang isang kalahating hakbang na martial marquee ay hinahampas sa hangin ng isang martial grandmaster. Damn it! Para bang sinasaktan niya ang anak niya? Napalunok ang lahat, parang hindi makapaniwala sa nangyayari. Kung magpapatuloy ito, siya Teng ay hahagupitin hanggang mamatay. Ang gayong purong pisikal na lakas ay hindi naririnig. Pwede bang, tapos na lang ng ganun-ganun lang. Tulad ng pagkagulat ng lahat, isang itim na liwanag ang biglang sumibol mula sa katawan ni Hiteng. Tama na. Sa isang malakas na sigaw, ang nakakatakot na panloob na chi ay direktang itinulak pabalik ni Chinyu. Samantala, ang katawan ni Hiteng ay nabalot na ng itim na liwanag na parang tinta. Bawat pulgada ng kanyang balat ay tila pinakamalinis sa itim. Sa ilalim ng liwanag ng papalubog na araw, ito ay kumikislap na may kakaibang liwanag. Chinyu, huwag mong isipin na ang iyong pisikal na katawan lamang ang malakas. Pinunasan ni Hiteng ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at galit na sinabi. Martial Grandmaster ka lang. Anong karapatan mong makipaglaban sa akin, isang half-step martial marquee? Kahit na lumaban ako sa aking pisikal na katawan, hindi pa rin ako natatakot sa iyo. Sa pasabog na sigaw ni Teng, mas naging dalisay ang itim na liwanag sa kanyang katawan. Kahit malayo siya, ramdam pa rin niya ang malamig na hangin sa katawan ni Teng. Tinitigan ni Chinyu ang itim na katawan na ito at ninisyan, ano ba? Nagpahid ka ba ng tae ng aso sa katawan mo? Hindi pinansin ni Hiteng ang pang-iinsulto ni Chinyu. Pagkatapos niyang sumigaw, talagang nagkusa siyang sumugod kay Chinyu. Nagsasagawa ng inisyatiba upang labanan ang aking pisikal na katawan. Mukhang napaka-confident mo. Malamig na ngumuso si Chinyu. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at agad na nagpaputok ng paputok na sinugod patungo kay Teng. Klang klang klang. Ang magkabilang panig ay pinakawala ng kanilang pinakadalisay na pisikal na katawan upang magbangga.
Ang nakakatakot na mga tunog ng paputok ay parang namumula na kulog habang patuloy ang mga ito na sumasabog sa himpapawid. Ang black light at golden light years ay pinagsama. Ang napakabilis na bilis ay kahit na mahirap makuha. Kinulayan ng dugo ang langit, at ang chi at dugo ay nag-alab. Ang mga agos ng nakakatakot na kapangyarihan ay kumalat sa lahat ng direksyon. Sa ilalim ng banggaan ng dalawa, ang mga nakapalibot na burol ay nabasag lahat, at ang tubig ng ilog ay nagsimulang sumanga. Napatulala ang mga manunood, at nalulunok sila ng laway. Anong klaseng lakas ang banggaan na ito? Ilang taon na ang nakalipas mula nang lumitaw ang isang labanan sa antas na ito. Boom! Ang itim na kamao ni Hiteng ay sumabog sa dibdib ni Chinyu. Naglalaman ito ng napakapangit na panloob na chi at agad na pinilit pabalik si Chinyu. Ang kamao ni Chinyu ay tumama din sa mukha ni Hiteng. Sa susunod na segundo, muling sumabog ang magkabilang panig at naglunsad ng pangalawang pag-atake. Pumunta ka sa impyerno. Itinaas ni Hiteng ang kanyang ulo at umungol. Ang itim na ilaw ay naging isang higanteng dragon at sumugod patungo kay Chinyu na may humihigong tunog. Si Chinyu ay hindi gustong madaig. Agad niyang ginamit ang ganap na panimulang banal na kamao at iniwagayway ang kanyang buong kamay. Boom! Napaatras si Chinyu ng ilang hakbang dahil sa malaking banggaan. Isang subaw ng dugo ang lumabas sa kanyang bibig. Lumitaw ang mga bitik sa katawan ni Chinyu at ang gininto ang liwanag ay tila medyo lumabo. Maging si Chinyu mismo ay hindi inaasahan na siya ay magiging dehado dahil lamang sa banggaan ng kanilang mga katawan. Ang agwat sa pagitan ng isang martial grandmaster at isang half-step martial marquee ay talagang isang malaking agwat, sabi ni Chinyu sa mahinang boses habang nakatitig kay Hiteng sa hangin. Kung sila ay nasa parehong antas, magagawa lamang ni Chinyu na patayin si Teng sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang kamay. Gayunpaman, may malaking pagkakaiba sa lakas kahit isang hakbang lang ang pagitan nila. Malamig na tiningnan ni Hiteng si Chinyu at sinabing, ito ba ang lahat ng kakayahan mo? Parang ikaw lang talaga. Tumingin si Chinyu kay Hiteng sa hangin at sinabi sa malalim na boses, kung tatanggo ako sa half-step martial marquee realm, papatayin kita ng wala pang tatlong paghinga. Nagbago ang ekspresyon ni Hiteng, at isang bakas ng hindi magandang tingnan ang bumungad sa kanyang mukha. Bagamat ayaw niyang aminin ito, si Chinyu ay nagsasabi ng totoo. Sa kapangyarihan ng isang martial grandmaster, ang pakikipaglaban sa ganoong lawak ay nakakaramdam na siya ng takot. Kung ang Chinyu na ito ay pumasok sa half-step martial marquee realm, malamang na hindi na siya makakalaban. Ito ay tiyak na dahil dito kaya hindi kita maaaring hayaang mabuhay, sabi niya na may singkit na mga mata. Kahit gaano ka pa kalakas pagkatapos tumuntong sa half-step martial marquee realm, wala itong silbi. Dahil, hinding-hindi ka magkakaroon ng pagkakataong iyon. Kasunod ng galit na dagindong ni Teng, ang kanyang katawan ay nagsimulang kumulo. Pagkatapos, nagsimulang magtipon ng itim na liwanag sa itaas ng kanyang ulo. Sa sandaling natipon ang enerhiyang ito, nagsimulang manginig ang lupa. Ang mga agos ng banal ay maaaring kumalat mula sa itim na liwanag. Walang nakakaalam kung anong spell ang ginamit ni Teng, dahil hindi ito nanggaling sa pamilya He. Ang apat na simbolo ng demonyong selyo mula sa daan-daang taon na ang nakalipas. Biglang tanong ni Jiang He, na kanina pa tahimik. Nang marinig ito ng kanyang alagad, nagmamadaling nagtanong, Guro, ano ang apat na simbolo ng demonyong selyo? Sinabi ni Jiang sa malalim na boses, sa mga unang taon nang maglakbay ako sa mundo para palamigin ang aking pusong daw, minsan kong nakita ang mga talaan ng pamamaraang ito. Sinasabi na ang kumpletong apat na simbolo ng demonyong selyo ay maaaring sugpuin ang lahat at pumutol ng 1,000 piraso ng ginto. Mawawasak ito kapag nakipag-ugnayan. So, ibig sabihin ba nito ay matatalo si Chinyu? Sabi ng kanyang disipulo na may kasabikan. Umiling si Jiang at sinabi sa mahinang boses, sa madaling salita, hindi maganda. Habang nagsasalita siya, ang panloob na chi sa katawan ni Jiang ay nagsimulang tumalon. Nang makita ito ng kanyang alagad, nagmamadaling sinabi, Guro, nangako ka na hindi ka sasalakay. Ibinuka niya ang bibig ni Jiang.
Matapos mag-alinlangan ng ilang sandali, ang panloob na chi sa kanyang katawan sa wakas ay dahan-daang nawala. Ang itim na liwanag sa hangin ay namumuo pa rin, na para bang hinigop nito ang kakanyahan ng mundo. Napakalakas ng malakas na puwersang nagpapapigil kaya hindi napigilan ng mga tao ang pagsusuka ng dugo. May mga tao pa nga na ginawang minced meat sa mismong lugar dahil sa pressure na ito at namatay ng malubha. Maging si Chinyu ay nakaramdam ng napakalakas na presyon, at ang kanyang katawan ay patuloy na gumagawa ng mga tunog ng crack. Ito ay isang nakakatakot na kapangyarihan na parang karagatan. May balak pa ngang umatras si Chinyu. Walala. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi mabilang na mga kadena ang tumubo mula sa ilalim ng mga paa ni Chinyu. Ang mga tanikala na ito ay tila nagmula sa siyam na serenitis na impyerno, at iginapos ng mga ito si Chinyu ng mahigpit, kaya hindi siya makagalaw. Dahil hindi ako makatakas, kaya ko lang itong tanggapin. Huminga ng malalim si Chinyu. Isang banal na selyo ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay, at siya ay sumigaw ng isang spell ng tahimik. Ang gintong liwanag ay kumislap sa kanyang katawan, na para bang nag-cast siya ng ilang lihim na pamamaraan. Ang nakapalibot na aura ay natipon sa panloob na chi ni Chinyu, at ang kanyang physical na katawan ay tila lumaki ng kaunti. Ito ay, ang cosmic form. Diyang nagsikip ang mga estudyante niya na parang may nakita. Kabanata 465 ay sadyang ganito. Napuno ng gulat ang mga mata ni Jiang, at nawalan pa siya ng katinoan. Maging ang kanyang alagad na nasa gilid ay nagulat na nagsabi, "Guro, ano pong problema? Hindi ko pa nakita ang ekspresyon mo dati." Jiang wala siyang sinabi. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa direksyon ni Chinyu. Ang panloob na chi ni Chinyu ay nagiging siksik at siksik. Ang limang kulay na ningning ay patuloy na namamalagi sa kanyang katawan, na bumubuo ng isang matalim na kaibahan sa itim na liwanag sa kalangitan. Voila! Sa wakas, sa isang malakas na tunog, biglang lumaki ang katawan ni Chinyu. Ang taas niya na 1.7 metro lang ay biglang tumaas ng halos 3 metro. Sa isang sulyap, mukha siyang higanti. Ang lahat ng liwanag ay nagsimulang pinigilan sa sandaling ito. Ang katawan ni Chinyu ay muling kinulayan ng isang layer ng gintong dilaw. Ito talaga ang Infinity Dharma Idol. Lalong tumindi ang pagkagulat sa mga mata ni Jiang. Walang hanggan ng Dharma Idol. Ano yun? Naguguluhang tanong ng kanyang alagad. Jiang wala siyang sinabi. Napatingin siya sa direksyon ni Chinyu. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi niya napigil ang mapangiti at sabihin, "Hindi ka panipaniwala." Ang katawan ni Chinyu ay lumaki, at ang kanyang panloob na chi ay naging mas siksik din. Gayunpaman, ang tunay na pagpapabuti ng walang limitasyong Dharma Idol ay ang kanyang physical na katawan pa rin. Sa sandaling ito, ang physical na katawan at lakas ni Chinyu ay parehong bumuti ng husay. What bullsh asterisk t is this? Halata na hindi pa niya nakita ang teknik na ito. Humisi siya at sinabing, kung mag-artista, hindi karapat-dapat na banggitin ang isang simpleng pamamaraan ng langgam. Hindi umimik si Chinyu. Malamig niyang tiningnan ang itim na kinang sa kamay ni Hiteng, at bakas ng lamig ang sumilay sa kanyang mga mata. Limang bundok ng karangalan bundok, bumangon. Pagkatapos, sumigaw ng malakas si Chinyu, at ang Five Mountains of Honor Mountain ay agad na sumabit sa kanyang ulo. Sa napakaraming buffs, tulad ng mga magic tool, kapangyarihan ng Divine Dragon, at Heaven Ranked Martial Arts, ang lakas ni Chinyu ay umabot na sa hindi maarok na antas. What on earth is this thing? Nagsimula ring mag-usap ang mga nanunood sa mahinang boses. Marami akong alam tungkol sa spell na nakakapagpalaki ng katawan, pero parang hindi masyadong effective. Ito ay malakas sa labas, ngunit mahina sa loob. Tama na yan. Ang lakas ay hindi nakasalalay sa laki ng katawan, ngunit sa lalim ng panloob na chi. Kahit na ang katawan ni Chinyu ay naging mas malaki, ang paglaki ng kanyang aura ay medyo hindi sapat. Sa kabilang banda, ang itim na liwanag sa kamay ni Teng ay lalong nagpasindek sa mga tao. Kahit na malayo sila, ramdam pa rin nila ang matinding pagpatay na nakapaloob sa liwanag. Chinyu, ngayon ang araw ng mamatay ka. Itinaas ni Hiteng ang kanyang ulo at umungol. Ang itim na ilaw sa kanyang kamay ay mabangis na ibinato kay Chinyu.
Sa sandaling ito ay itinapon, naramdaman ng lahat ang kanilang mga puso na nanginginig. Para itong meteorite na bumabagsak mula sa langit, na nagdadala ng matinding pressure. Kahit na ang isang Peak Marshall Grandmaster ay hindi nakayanan ang puwersang ito at nagluwa ng isang subo ng dugo sa lugar. Tulad ng para sa mga ordinaryong Marshall Grandmaster, lumuhod sila sa lupa at nagpupumilit na labanan ang pressure na ito. May ilan pa nga na naging pool ng blood mist at sumabog sa manipis na hangin. Nang makita ito, si Jiang ay agad niyang ikinaway ang kanyang malaking palad, at isang banayad na kapangyarihan ang pansamantalang nagpoprotekta sa lahat. Tumayo ka pa, huwag mong sisihin ang iba kung mamamatay ka. Hindi napigilan ni Jiang na alagad niya kundi magalit. Nang marinig ito, lahat ay mabilis na umatras ng daan-daang metro, natatakot na sila ay madawit. Rumble! Ang itim na ilaw ay naging bola, at sa sobrang lakas ng pressure, gumulong ito patungo sa Qin Yu. Solemn na ang mukha ni Qin Yu, at umuumbok ang kanyang mga kalamnan. Bawat pulgada ng kanyang katawan ay naglalaman ng kapangyarihang sirain ang mga bundok at ilog. Halika! Tigaw ni Qin Yu. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at sinalubong ang pag-atake. Gusto ng batang ito na makipaglaban ng direkta. Baliw ba siya? Pakiramdam ko ay madudurog na ang mga buto ko kahit na napakalayo namin. Gusto niyang makipaglaban ng direkta. Mr. Qin. Sabay-sabay na sigaw ni Jiang Guo at ng iba pa. Boom! Sa wakas, ang itim na ilaw ay bumangga sa mga kamay ni Qin Yu. Sa isang iglap, ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Qin Yu ay sumabog. Ito ay naging isang tumpok ng mga guho. Sa ganitong kalayuan, ang mga binti ni Qin Yu ay patuloy na lumulubog, at isang malaking hukay ang nabuo sa lupa. Sa pagtingin sa nasirang tagpo, hindi maiwasan ang lahat na huminga ng malamig. Ang itim na ilaw ay patuloy pa rin sa pagpindot, at lahat ng malapit dito ay naging alikabok. Maging ang tubig sa lawa ay sumanggo agad. Walang silbi, sabi niya na may malamig na ngiti. Ngunit karapat-dapat ka ng purihin dahil kaya mong kumapit ng napakatagal. Ang presyon na ito ay lampas sa imahinasyon. Ang katawan ni Qin Yu ay tila marahas na pinisil, at ang mga bakas ng dugo ay tumulo. Gotcha! Sa wakas, hindi na kinaya ng kanyang katawan. Ang kanyang mga buto ay tumusok sa kanyang mga balikat, at siya ay hubad sa hangin. Sa pagtingin sa malagim na puting buto, ang mga mukha ng lahat ay hindi maiwasang mamatla. Pilit na umungol si Qin Yu, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na sumusuporta sa itim na kinang. Ang kanyang mga binti ay kumikinang ng maliwanag, at sa isang iglap, ang kinang ay talagang napaatras. Hehe, sobra mong tinatantya ang sarili mo. Malamig na umuso si He Teng. Inabot niya ang kanyang palad, at muling sumikat ang liwanag. Muling lumubog ang katawan ni Qin Yu, at sa pagkakataong ito, lumitaw ang mga patong ng bitek sa mga buto ng kanyang mga binti. Hindi na niya kaya. Hindi na kaya ng katawan niya, may mahinang boses. Medyo maganda na kaya niyang dalhin ito hanggang dito. Si Qin Yu ay isang tunay na Diyos. Pinilit niya siya sa isang lawak bilang isang Marshall Grandmaster. Siya ay isang taong karapat-dapat igalang. Kahit na inaasahan na nila ang pagtatapos ni Qin Yu, sa sandaling ito, kinilala ng lahat si Qin Yu. Kotse! Dumaan ang liwanag sa mga kamay ni Qin Yu, na parang gusto siyang lumunin. Sa sandaling ito, maging ang mukha ni Jiang na may bakas ng solemnidad. Patuloy na bumaba ang liwanag. Sa ilang sandali, mahigit kalahati ng katawan ni Qin Yu ang nawala sa liwanag. Mr. Qin? Ang mukha ni Yao Qing ay mapatla, at ang sakit ay gumapang sa kanyang maputlang mukha. Sa wakas, ang buong katawan ni Qin Yu ay nilamon ng liwanag. Natahimik ang eksena, at ang matigas na gintong liwanag ay ganap na nawala sa manipis na hangin. Kapag nilamon na ito ng apat na simbolo ng demonyong selyo, wala nang pagkakataong makatakas. Sayang naman. Jiang He sighed bahagyang. Naunawaan niya ang apat na simbolo ng demonyong selyo. Ito ay isang natatanging pamamaraan ng paglilinang. Hanggat ang kaharian ng practitioner ay nasa itaas ng kalaban, siya ay madudurog kapag nakipag-ugnayan. Mapalad man ang kalaban na makaligtas sa pressure na ito, lalamunan pa rin siya nito.
Kapag nilamon, wala nang pagkakataong makatakas. Kung bibigyan ko pa siya ng oras, tiyak na siya ang magiging taong nagpagulo sa mundo. Sa sandaling ito, kahit si Jiang na kanyang disipulo ay bumaantong hininga para kay Jin Yu. Let's go! Jiang winagayway niya ang kamay niya at sinabi. Oo, guru. Tumango ang kanyang alagad at naghanda na umalis. Napabuntong hininga din ang mga tao sa paligid. In the end, medyo mahina pa rin siya in terms of realm. Kahit natalo siya, maluwalhati pa rin. Ang pangalang Jin Yu ay tiyak na ipapamana magpakailanman. Oras na para pumunta. Tapos na ang lahat. Nang ang lahat ay tatalikod na at aalis, biglang lumitaw ang isang bitik sa itim na bola ng liwanag. Ah! Sa isang galit na dagindong, isang gintong liwanag ang lumitaw sa bitik ng itim na bola ng liwanag. Isa, dalawa, tatlo. Hindi mabilang na nakakasilaw na mga ilaw ang tumago sa itim na bola ng liwanag na parang kabilugan ng buwan sa madilim na gabi, na nagbibigay liwanag sa buong kalangitan. Paano ito posible? Sa sandaling ito, maging ang mukha ni Jiang ay napuno ng pagkabigla. Kabanata 466. Kung kaya mo, kakayanin ko rin. Ang mga taong naghahanda sa pag-alis ay nagulat lahat sa eksenang ito. Huminto sila at tumingin sa likod. Lalong tumindi ang pagkagulat sa kanilang mga mukha. Boom! Isang malaking pagsabog ang tumunog, at ang itim na bola ng liwanag ay nagsimulang magwatak-watak. Bumagsak! Ang apat na simbolo ng demonyong selyo, na sinasabing imposibleng makatakas, ay talagang nabasag ng pira-piraso. At sa ilalim ng ningning na ito ay ang immortal na katawan ni Jin Yu. Si Jin Yu, na nasa ilalim ng Wuji Dharma Idol, ay parang isang di matatalo na diyos ng digmaan, na nagniningning sa liwanag ng pananampalataya sa gabing madilim. Huminga ng malalim si Jin Yu, malamig na nakatingin sa kanya. Talagang pinahirapan ako ng spell na ito. Pinunasan ni Jin Yu ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at malamig na sinabi. Kung wala siyang kapangyarihan ng Divine Dragon, dito sana siya namatay ngayon. Ang agwat sa pagitan ng isang Peak Martial Grandmaster at isang Half-Step Martial Marquee ay medyo pinalaki. Kahit na si Jin Yu ay may kapangyarihan ng Divine Dragon, ang limang bundok, at ang Heaven Rank Cultivation Technique, halos mamatay siya sa apat na simbolo na ito ng Demonic Seal. Paano ito posible? Ang mukha ni Hiteng ay agad na naging sobrang pangit. Ang apat na simbolo ng demonyong selyo ay ang kanyang trump card. Ngayong nasira na ang apat na simbolo ng demonyong selyo, ano pa bang mga galaw ang makakapigil kay Jin Yu? Ikaw ay isa lamang martial grandmaster, paano ka magkakaroon ng ganoong lakas? Pilit na sigaw ni Hiteng. Umisi si Jin Yu. Sabi ko, kung tatanggo ako sa half-step martial marquee realm, papatayin kita sa loob ng tatlong hininga. Ang mga salitang ito ay pumasok sa pandinig ng lahat. Walang nag-alinlangan sa pagiging tunay ng mga salitang ito. Si Jin Yu, bilang isang martial grandmaster, ay pinilit siya sa ganitong lawak. Naipaliwanag na nito ang lahat. Ako na. Hinimok ni Jin Yu ang Wuji Dharma Idol at malamig na sinabi. Ang malaking figure na may napakalakas na pakiramdam ng pang-aapi, ay dumating sa harap ni Hiteng sa isang kisap mata. Si Hiteng ay likas na ayaw. Ikinumpas niya ang kanyang kamao, sinusubukang lumaban hanggang sa kamatayan. Gayunpaman, gaano kalakas ang kanyang pisikal na katawan sa ilalim ng Wuji Dharma Idol. Paano siya may kukumpara sa kanya? Sa sandali ng pakikipag-ugnay, direktang nabasag ang mga buto ni Teng. Ang kanyang katawan ay gumuhit ng parabola sa hangin at mabangis na bumagsak sa lupa. Boom! Ikinaway ni Jin Yu ang kanyang malaking palad, at isang sinag ng liwanag ang bumaril diretso sa Yang Lake. Sa isang iglap, isang malaking pagsabog ang naganap sa lawa, at ang buong lugar ay naging mga guho. Kumapang si Hiteng palabas ng mga guho nang may matinding kahirapan. Patuloy na umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig, at ang kanyang pisikal na katawan ay nasa bingit ng pagkabasag. Kalahati ng kanyang katawan ay naputol na. Sa ilalim ng gayong mabigat na pinsala, wala na siyang kakayahang lumaban. Jin Yu? Ikaw? Dapat kitang patayin. Pilit na sigaw ni Hiteng.
Gayunpaman, siya ay walang magawang galit. Ang tanging natanggap niyang tugon ay isang hindi mapapantayang mabangis na kamao. Boom! Halos mabali ang mga buto sa buong katawan ni Teng. Puno ng dugo ang buong katawan niya, at halos imposibleng makita ang mukha niya. Ang eksena ay ganap na tahimik. Napatitig ang lahat sa eksenang ito na parang hindi makapaniwala na totoo ito. Isang martial grandmaster, natalo ang isang half-step martial marquee. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan, tama ba? Kahit si na Jiang at Ye Qing ay hindi yun magagawa noon. Si Jiang siya mismo ay bamantong hininga, kung pilit kong pipigilan ang aking kaharian sa tuktok ng isang martial grandmaster, hindi ako magiging katapat ni Qin Yu. Kung siya ay tumuntong sa kalahating hakbang na martial marquee realm, gaano ito kaganda? Kung siya ay pumasok sa martial marquee realm, dapat ay walang anumang bagay sa mundong ito na makakapigil sa kanya. Ang ganoong mataas na evaluation ay ikinagulat ng kanyang alagad. Bagamat maraming beses na niyang pinuri si Jiang si Qin Yu, hindi niya kailanman sinabi ang ganoong kalabisang bagay. Qin Yu, karapat-dapat kang mamatay, sa dikalayuan, nahihirapan siyang umakyat mula sa mga guho. Siya, ang numero unong tao sa listahan ng mga potensyal, ay nahulog na ngayon sa ganoong kalagayan. Naisip ni He Teng, na tumuntong sa kalahating hakbang na martial marquee realm, na magagawa niya ang kanyang lakas at maging numero unong pamilya sa gitnang kapatagan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na matatalo siya sa sandaling kumilos siya. Sa huli, natalo siya ng isang martial grandmaster. Nauwi sa wala ang lahat ng iniisip niya. Umuwi ka. Kung magpapatuloy ito, mamamatay ka dito, ang namamaos na boses na iyon sa isip ni Teng. Iteng nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Galit niyang pinandilatan si Qin Yu at sinabing walang gana, hindi ako susuko ng ganoon lang. Qin Yu, papatayin kita maya-maya. Natatakot akong hindi ka magkakaroon ng pagkakataong iyon. Ang panloob na chi at dugo ni Qin Yu ay nasusunog. Ang kanyang gininto ang katawan ay biglang nanginig, at isang nakakatakot na aura ang agad na nagpalipad sa kanya. Si He Teng ay hindi nang ahas na ipagpatuloy ang pag-abala sa kanya. Ulong niya sa mahinang boses, na parabang nag-spell siya. Pagkatapos, nakita niya ang isang espiritual na artifact na tila isang command flag na lumitaw sa kanyang kamay. Isa pang special teleportation spiritual artifact. Nanlamig ang mukha ni Qin Yu. Noong nakaraan, ginamit niya ang pamamaraang ito para makatakas. Natatakot akong makatakas siya ngayon. Diyang nakilala rin niya ang command flag sa kamay ni He Teng at hindi niya maiwasang umiling. Walang sinabi si Qin Yu. Bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata, at ang kanyang malaking katawan ay parang bakal na tore. Sa isang iglap, ang gininto ang liwanag sa katawan ni Qin Yu ay talagang namuumula sa kanyang palad. Ang liwanag sa kanyang katawan ay nagsimulang lumabo, at sa kamay ni Qin Yu, biglang lumitaw ang mga bahid ng gintong liwanag. Hayaan mong subukan ko rin ang iyong apat na simbolo ng demonyong selyo. Hinawakan ni Qin Yu ang gintong liwanag sa kanyang mga kamay, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumulubot sa isang malamig na ngiti. Nang makita ang eksenang ito, lahat ay natigilan. Gusto talaga ni Qin Yu na gamitin ang cultivation technique ni He Teng para pigilan si He Teng. Siya, alam din niya ang apat na simbolo ng demonyong selyo. Gulat na sigaw ni Jiang na disipulo niya. Si Jiang He, na nasa tabi niya, ay tumitig din sa eksenang ito. Puno ng pagtataka ang matandang mukha niya. Medyo natuwa pa siya. Ang binatang ito, si Qin Yu, ay nagdala sa kanya ng napakaraming sorpresa at hindi kapanipaniwala. Hindi. Sa sandaling ito, si Jiang ay biglang may napagtanto. Nagtataka niyang sinabi, Qin Yu. Natutunan niya ito kaagad. Natutunan mo ba ito on the spot? Anong ibig mong sabihin? Hindi naintindihan ng kanyang alagad kung ano ang ibig niyang sabihin kay Jiang. Jiang He exclaimed, hindi niya alam ang apat na simbolo ng demonic seal. Naintindihan niya ito on the spot sa pamamagitan ng teknik ni He Teng. Upang maunawaan ang gayong pamamaraan sa napakaikling panahon, ito. Totoo ba ito? Ikaw, paano mo malalaman ang apat na simbolo ng demonyong selyo? Nang makita niya ang eksenang ito, agad na namutla ang kanyang mukha. Gumisi si Qin Yu at sinabing, hindi ko alam.
Natutunan ko lang ito mula sa iyo, ngunit hindi ko alam kung ito ay magtatagumpay o hindi. Matapos matanggap ang kumpirmasyon ni Qin Yu, ang lahat ay ganap na natulala. Kabanata 467, nabigla ang pamilyahan. Talagang natutunan ni Qin Yu ang diskarteng ito sa mismong lugar. Tihiteng ay walang katulad na pagkagulat. Natutunan niya ang apat na simbolo ng demonyong selyo sa loob ng ilang taon bago niya ito maintindihan, ngunit ginamit ni Qin Yu ang napakaikling panahon. Weng! Ang gininto ang liwanag sa palad ni Qin Yu ay lalong lumiwanag, at ang gininto ang liwanag sa kanyang katawan ay tuluyang nawala. Habang umuusad ang palad ni Qin Yu, ang liwanag na ito ay durog patungo kay Teng. Ah! Sa sandaling hinawakan niya ito, naramdaman niya ang isang napakalaking puwersa na dumampi sa kanyang mga balikat. Dali-dali niyang nilabas ang kanyang magic tool para labanan ang liwanag. Kachaw! Gayunpaman, ang magic tool ay direktang nabasag at patuloy na gumulong pababa. Walang pagpipilian si Hiteng kundi ang patuloy na itapon ang kanyang magic tool. Isa, dalawa, tatlo. Maraming mga espiritual na artifact ang lahat ay nabasag ng liwanag. Hanggang sa inilabas niya ang Earth Flask ay sa wakas ay nagawa niyang labanan ang liwanag. Hindi man napigilan ng liwanag si Teng ay mabilis nitong nilamon ang kanyang katawan. Ang gintong liwanag ay kumikislap sa kadiliman, at lahat ay nakatingin sa tagpong ito. Ganoon din si Qin Yu. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata, ngunit makalipas ang ilang sandali, umiling siya. Tapos, ngayon ko lang natutunan. Kulang pa ako, mahinang ungol ni Qin Yu. Lahat ay tumingin kay Qin Yu na nalilito, na parang hindi nila naiintindihan ang ibig sabihin ni Qin Yu. Crash! Sa sandaling ito, biglang nabasag ang ilaw. Ang lumitaw sa harap ng lahat ay isang itim na pasukan sa kuweba. Taglit lang lumitaw ang pasukan ng kuweba bago mabilis na nawala. Si Teng naman, nawala na siya ng walang bakas. Hinayaan pa rin namin siyang makatakas. Bumaantong hininga si Qin Yu. Hindi pa lubusang naiintindihan ni Qin Yu ang apat na simbolo ng demonyong selyo. Tinubukan lang niyang gamitin ito, kaya natural na napakaraming butas. Kung hindi, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong makatakas. Ang isang half-step martial marti ay talagang binugbog hanggang sa tumakas ng isang martial grandmaster. Talagang natalo si Hiteng. Ang Qin Yu na ito ay isang halimaw kung tutuusin. Kung ang batang ito ay tumuntong sa kalahating hakbang na martial marti realm, sino ang makakapigil sa kanya? Akala nila ay halos walang pagkakataon na manalo sina Qin Yu at Han Wei, ngunit ngayon ay tila nagbago ang kanilang pananaw. Kapag nakapasok na si Qin Yu sa half-step martial marti realm, malamang na si Han Wei ang matatalo. Let's go! Jiang He waved his hand at tumalikod na para umalis. Ang iba sa mga tao ay sunod-sunod na humakbang at binati si Qin Yu. Mister! Si Qin ay talagang walang kapantay sa mundo. Natalo niya ang isang half-step martial marti sa lakas ng isang martial grandmaster, ang unang tao sa kasaysayan. Mister! Si Qin ay talagang isang diyos. Sa di kalayuan, may nakatutok na kamera kay Qin Yu. Napakalayo ng kamera at nakakakuha lamang ng hindi malinaw na balangkas. Tumingin si Qin Yu sa direksyon ng kamera at dahan-dahang sinabi, balak kong magtatag ng sarili kong sekta. Kung interesado ka, maaari kang pumunta at hanapin ako. Ang ideyang ito ay namumuo sa puso ni Qin Yu sa mahabang panahon. Ngayon ang pinakamagandang pagkakataon. Ipapangako ko sa lahat na bibigyan ko ang lahat ng sapat na mapagkukunan, dahan-dahang sabi ni Qin Yu. Hanggat ang iyong talento ay hindi masyadong masama, maaari kong hayaan ang lahat na maging isang martial grandmaster sa loob ng isang taon. Ang mga salitang ito ay agad na umakit ng hindi mabilang na mga tao. Magiging martial grandmaster sa loob ng isang taon. Ang bilis, kahit na ang mga nangungunang sekta at mga aristokratikong pamilya ay hindi magagawa, tama ba? Mister. Qin, ikaw ba ay nagsasabi ng totoo? May nag-aalalang tanong. Bahagyang tumango si Qin Yu at sinabing, siyempre totoo. Si Yao Qing, na nasa tabi niya, ay nagmamadaling tumalon at nagsabi, Mr. Si Qin ay isang elder ng Divine Alchemist Pavilion. At mayroon siyang isang lilang espiritual na apoy. Ang kanyang mga salita ay garantisadong
Kahit na ganoon ang kaso, walang nagmamadaling magdesisyon. Pagkatapos ng lahat, maaaring hindi talaga mapagkakatiwalaan ang mga salita ni Chin Yu. Bukod dito, marami siyang kaaway. Mr. Chin? Wrong? Babalik tayo at isa sa alang-alang ito, sunod-sunod na pahayag ng lahat. Natural na hindi ito pipilitin ni Chin Yu. Bahagya siyang tumango at sinabing, okay. Pagkatapos sabihin ito, tumingin si Chin Yu kay Yao Qing, Peach, Jianggu, at sa iba pa. Tere na, sabi ni Chin Yu. Mabilis na tumango ang iilan sa kanila at sinundan si Chin Yu palabas ng Yiyang Lake. Uwi, tumakas si Hiteng ng 12-12 milya sa isang hininga bago siya ng ahas na huminto at magpahinga. Ang Chin Yu na ito, ay hindi dapat hayaang mabuhay. Masakit na sabi ni Hiteng. Alam na niya ang sekreto ng Water Rhyme Tower. Natatakot ako na ang Water Rhyme Tower ay hindi made a tago, ang paos na boses na iyon ang narinig sa isip ni Teng. Kinagat ni Hiteng ang kanyang mga ngipin at galit na sinabi, ang Water Rhyme Tower ay hindi dapat mahulog sa mga kamay ni Chin Yu. Dahil hindi ko makuha, saka ko na i-announce sa mundo. Gusto kong makita kung anong kakayahang taglay ni Chin Yu ang Water Rhyme Tower. Labis na galit si Hiteng. Noong una ay gusto niyang tapakan si Chin Yu para sabihin sa mundo na nakapasok na siya sa kalahating hakbang na Martial Marquee Realm. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang huling resulta ay talagang isang damit pangkasal para sa ibang tao. Hindi lang siya nabigo sa pagtatatag ng kanyang awtoridad, naging biro pa siya. Natalo ang half-step Martial Marquee sa isang Martial Grandmaster. Natatakot ako na ikaw rin ang unang tao sa kasaysayan, ang paos na boses na iyon ang narinig sa kanyang isipan. Tumahimik ka. Galit na sabi ni Hiteng. Chin Yu? Maghintay ka lang. Kung hindi kita papatayin, isinusumpa ko na hinding-hindi ako magiging tao sa buhay ko. Isang bakas ng kasamaan ang sumilay sa mga mata ni Teng. Uwi. Sa sandaling ito, nagkakagulo rin ang Martial Arts Forum. Matagal nang kumalat ang video sa buong forum, at halos lahat ay tinatalakay ang laban na ito. Tinalo ni Chin Yu si Hiteng sa rurok ng Martial Grandmaster Realm. Ang gayong maluwalhating record ng labanan ay nagpa-refresh sa pangunawa ng mga tao. Ang Chin Yu na ito ay palaging nagdadala sa amin ng mga sorpresa. Oo, ang unang puwersang umakyat sa hagdanan patungo sa langit, ang unang humamon sa mga aristokratikong pamilya ng kabisera, at ang unang nakatalo sa isang half-step Martial Marquee sa Martial Grandmaster Realm. Ngayon pakiramdam ko ang dapat matakot ay si Han Wei, di ba? Ahaha! Ang pamilyang Han ng Jingdo. Sa sandaling ito, ang mag-amang Han ay nakaupo sa pag-aaral, ang kanilang mga mukha ay sobrang malungkot. Hiteng? Ang basurang iyon, talagang nawala. Malamig na sabi ni Han Meng. Pagkatapos sabihin ito, tumingin siya kay Han Wei at malamig na sinabi, natalo ni Chin Yu ang isang half-step Martial Marquee bilang isang Martial Grandmaster. Sa tingin mo ba ay hindi karapat-dapat banggitin si Chin Yu? Sinabi ni Han Wei na hindi sinasadya, itay, anong karapatan niya na ikumpara sa akin? Nang marinig ito, sinampal ni Han Meng si Han Wei sa mukha. Ignorante. Kahit na hindi mo siya kalaban, gaano kalaki ang agwat sa inyong dalawa? Malamig na sabi ni Han Meng. Kung si Chin Yu ay pumasok sa half-step Martial Marquee Realm bago ang 9 ng Setyembre, anong pagkakataon sa tingin mo na kailangan mong talunin siya? Ibinuka ni Han Wei ang kanyang bibig, walang imak. Gaya nga ng sinabi ni Han Meng, kung talagang humakbang si Chin Yu sa half-step Martial Marquee Realm, kung gayon siya ang matatalo. Pupunta ako sa pag-iisa ngayon. Biglang tumayo si Han Wei. Bago ang 9 ng Setyembre, susubukan kong pumasok sa Martial Marquee Realm. Pagkatapos sabihin ito, tumalikod si Han Wei at lumabas ng pamilya Han, dumiretso sa Jingdo Martial Arts Association. Walang sinabi si Han Meng. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata habang bumubulong, we have to take certain measures. Hindi natin maaaring hayaang patuloy na lumago si Chin Yu. Uwi, Jingdo, pamilya yan. Nakatayo sa tabi ni Yan Sihai ang military advisor ni Yan Sihai. May hawak itong cellphone sa kamay. Ang nagpe-play na video sa phone ay ang away ni Chin Yu at nila Teng.
Kabanata 468, Paaralan ng Saint Confucian. Sa pagtingin sa nilalaman ng video, medyo hindi natural ang ekspresyon ni Yan Sihai. Director Yan, itong Chinyu ay wala na sa aming control, sabi ng military advisor sa gilid. Huminga si Yan Sihai ng kanyang tabako at sumingot, ang bilis ng kanyang pagpapabuti ay talagang mas mabilis kaysa sa naisip ko. Hindi lang ang bilis ng improvement. Umiling ang military advisor. Higit sa lahat, natalo niya ang isang half-step martial marquee sa lakas ng isang martial grandmaster. Walang sinabi si Yan Sihai. Isa rin siyang martial artist, kaya natural na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaiba ng peak martial grandmaster at half-step martial marquee. Kung ang batang ito ay pumasok sa kalahating hakbang na martial marquee realm, ang mga kahihinatnin ay hindi maiisip. Bahagyang napabuntong hininga ang tagapayo ng militar. Tinulyapan ni Yan Sihai ang tagapayo ng militar at malamig na ngumuso, paano kung may talento siya sa martial arts? Isa lang siyang martial artist. Sa panahong ito, hindi na panahon para husgahan ang mundo sa pamamagitan ng martial arts. Hanggat ginagalaw ko ang aking mga daliri, maaari ko siyang laruin hanggang mamatay anumang oras. Ito ang tiwala ng kapital. Sa panahong ito, kahit na mayroon kang mahusay na kakayahan, mahirap makipagkompetensya sa kapital. Bahagyang napabuntong hininga ang tagapayo ng militar at sinabi, President Yan, hindi ko itinatanggi ang iyong iniisip. Ngayong mayroon na tayong Chinyu, talagang hindi ito sapat upang banta ang posisyon ng pamilyang Yan. Ngunit naisip mo na ba kung paano kung tumungo siya sa kalahating hakbang na martial marquee realm? Kung pumasok siya sa martial marquee realm, sino sa mundo ang makakasakit sa kanya? Gumisi si Yan Sihai at sinabing, hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko? Sabi ko, sa panahong ito, walang makakamit ang isang martial artist. Ang tagapayo ng military district ay natahimik sandali, at pagkatapos ay nagsabi, kung siya ay tumungo sa kalahating hakbang na martial marquee realm, tiyak na maakit niya ang atensyon ng war zone. Kung binibigyan siya ng war zone ng opisyal na posisyon at gagawin siyang opisyal ng hangganan, ang pamilya Yan ay kailangang mag-isip ng dalawang beses bago siya hawakan. Walang sinabi si Yan Sihai. Gaya nga ng sinabi ng military district advisor, kung talagang naging opisyal si Chinyu, hindi magiging madali ang paghipo sa kanya. Mayroon ka bang magandang ideya? Napatingin si Yan Sihai sa tagapayo ng militar at nagtanong. Sabi ng military advisor, hindi naman malayo ang araw ng kasal ni Miss. Uli na para gumawa ng kahit ano ngayon. Bakit hindi na lang natin hayaan na ang kalikasan ang kumuha ng landas nito? Nang marinig ito, malinaw na nagsalubong ang mga kilay ni Yan Sihai. Nagpatuloy ang military advisor, kung talagang lilito si Chinyu sa kasal, anuman ang mangyari. Hindi natin siya papayagang umalis sa Jingdo. Siyempre, kung mapupugutan ng ulo ng young master na si Hanang Chinyu na ito, natural na iyon ang pinakamabuti. Pagkasabi noon, biglang sinabi ng military advisor, Director Yan, pakiramdam ko ay hindi matakot ang young master sa Chinyu na iyon. Young master, natural na tinutukoy ang anak ni Yan Sihai, si Yan Jinyao. Siya rin ang kasalukuyang numero unong tao sa ranking board ng nakababatang henerasyon ng Fire Country. T.L. Note, Pyro. Gayunpaman, umiling si Yan Sihai at nagsabi, ang anak kong ito ay palaging malayo sa mga makamundong gawain, at hindi gustong lumahok sa gayong mga labanan. Hindi napigilan ng military counselor na mapangiti ng mapait. Noong nakaraang pagkakataon, nang sinampal ni Chinyu si Zhang Yin, hindi nagpakita ng anumang reaksyon si Yan Jinyao, lalo pa ang ganitong uri ng labanan. Ikinaway ni Yan Sihai ang kanyang kamay at sinabing, pumunta ka at sabihin kay Han Meng na sulitin ang oras ng kanyang anak. Ano man ang mangyari, dapat niyang hayaan si Chinyu na mamatay sa 9 Setyembre. Oo, Presidente Yan. Bahagyang tumango ang tagapayo ng militar. Bukod pa riyan, nagsimula na rin gumawa ng lihim na pagsasaayos ang pamilya Han at Yan para maiwasan ang anumang aksidenteng mangyari. Huwit. Mula nang matalo ni Chinyu si Hiteng sa lakas ng isang martial grandmaster, ganap na kumalat ang pangalan ni Chinyu.
Alam ng lahat ng mga maharlikang pamilya at sekta, malaki at maliit, na isang henyo ang lumitaw mula sa Chujo at natalo ang isang kalahating hakbang na martial marquee na may lakas ng isang martial grandmaster. Maging ang mga martial arts forums ay nag-iisip ng lakas ni Chin Yu pagkatapos na pumasok sa half-step martial marquee realm. Sa huli, lahat ay nagbigay ng nagkakaisang pagsusuri. Kapag nakapasok na si Chin Yu sa half-step martial marquee realm, walang makakapigil sa kanya. Sa sandaling ito, nakaupo si Chin Yu sa sala. Sa kanyang harapan ay nakahiga ang isang babae na may napaka-perpektong figure. Guro, ano ang nangyari kay Miss Fang? Tanong ni Yao Qing sa gilid. Umiling si Chin Yu at sinabing, hindi rin ako sigurado. Naglakad pa sulong si Tao Zi. Sinubukan niyang suriin ang katawan ni Fang Yu, ngunit sa huli, umiling din siya. Tao Zi, ipauubaya ko sa iyo si Fang Yu para alagaan, sabi ni Chin Yu kay Tao Zi. Tumanggaw si Tao Zi at sinabing, Elder Qin, naiintindihan ko. Mister Qin, saan ka pupunta? Ungol ni Yao Qing. Naglabas ng dalawang salita si Qin Yu, paglilinang. Isang buwan na lang ang natitira hanggang sa ikasyam na araw ng ikasyam na buwan ng Lunar. Kinailangan ni Qin Yu na pumasok sa half-step martial marquee realm bago iyon. Higit pa rito, naroon pa rin ang pag-aalala ng Hong Yi Sek. Ang 10 half-step martial marquee na ipinadala nila ay maaaring lumitaw anumang oras. Kung patuloy na mananatili si Qin Yu sa Chujou, tiyak na makakaakit siya ng gulo. Baka kailangan kong umalis ng ilang oras. Hindi ko alam kung kailan ako babalik. Tumingin si Qin Yu kina Peaches at Yao Qing. Kung mayroon man, maaari mong hanapin si Jiang Gu. Kung hindi talaga pwede, pwede kang bumalik sa Divine Alchemist Pavilion. Nang makita ang seryosong ekspresyon ni Qin Yu, ang dalawa sa kanila ay hindi nang ahas na magtanong pa. Tumanggaw lang sila nang walang tigil na parang mga manok na tumutusok sa kanin. Sa sumunod na pagkakataon, kinailangan ni Qin Yu na mag-isip ng lahat ng paraan para makapasok sa kalahating hakbang na martial marquee realm. Sa ngayon, sapat na ang kaharian ni Qin Yu. Kung maaari siyang magkaroon ng sapat na chi, espiritual na enerhiya o yin na enerhiya, kung gayon ang pagpasok sa kalahating hakbang na martial marquee realm ay hindi magiging isang problema. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpa siya si Qin Yu na pumunta sa Dongchuan pansamantala. Napakahusay ng estratehikong kahalagahan ng Water Rhyme Tower, at talagang may lihim sa Water Rhyme Tower. Imposible para sa isang solong tore na magkaroon ng parehong epekto tulad ng Tiyan ng Enlightenment. Noong nakaraang panahon, masikip ang oras, kaya hindi nadiskubre ni Qin Yu ang sikreto sa Water Rhyme Tower. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang alamin kung ano ang itinatago ng Water Rhyme Tower kahit na ano. Huwid, Hongzhou, Kangzhou City. Ang lugar na ito ay napakalapit sa Jingdo, ngunit ang topografiya ay ibang-iba. At sa isang malayong kapatagan sa lungsod ng Kangzhou, mayroong isang napakalaking sekta. Bagaman tinawag itong sekta, sa katunayan, ito ay katulad ng isang kumpanya. Hindi lamang ito nagkaroon ng matataas na gusali, ngunit mayroon din itong malawak na lupain. Ang lugar na ito ay ang pinakamalaking sekta sa Hilaga, ang paaralan ng Saint Confucian. At nasa likod nila ang pamilya yan ng Jingdo. Sa sekta, isang binata ang nakaluhod sa lupa. Sa harap niya, sa isang malaking dilaw na rosewood na upuan, isang matandang lalaki na nakasuot ng Chinese tunic suit ay humihigop ng tsaa. Hiteng? Nakilala bilang numero unong tao sa gitnang kapatagan, mahinang sabi ng matanda. Naaalala ko na ang paaralan ng Saint Confucian ay minsang nagpadala sa iyo ng isang imbitasyon, ngunit ito ay tinanggihan. Ano, ngayong natalo ka na sa Qin Yu, gusto mong sumali sa aming Saint Confucian School? Tumayo si Hiteng at umiling. Elder Ku, mali ang pagkakaintindi mo. Nandito ako para tumulong sa iyong paaralang Saint Confucian. Nang marinig ito, isang bakas ng sama ng loob ang bumalatay sa mukha ni kuya ko. Tulungan ang paaralan ng My Saint Confucian. Hiteng, hindi mo ba masyadong pinahahalagahan ang sarili mo? Malamig na sabi ni Elder ko. Si Hiteng ay hindi nagmamadali.
Napangiti siya ng mahina at sinabi, "Mayroon akong kayamanan na makakatulong sa mga tao na itaas ang kanilang paglilinang sa maikling panahon. Ako at si Chinyo ay umasa sa kayamanang ito upang makapasok sa kaharian na ito sa napakaikling panahon. Elder Ku, dapat mas alam mo kaysa sa akin kung ano ang ibig sabihin ng kayamanang ito sa sekta ng Saint Confucian. Kabanata 469, ang sekreto ng Water Melody Pagoda. Ang impormasyong ibinunyag niya ay likas na napakahalaga. Gayunpaman, bilang isang mataas na ranggo na miyembro ng Sage Confucian na paaralan, si Elder Ku ay natural na hindi isang tanga. Siya ay lubos na maingat sa kanyang mga aksyon. Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito?" Tanong ni Elder Ku na may singkit na mga mata. "Walang pakialam na sagot ni Hiteng, hindi mo kailangang malaman. Kung ayaw mong maniwala sa akin, magkunwari ka na lang na wala akong sinabi." Pagkasabi nito ay tumalikod na siya at aalis na sana. "Hiteng." Sa pagkakataong ito, biglang sumigaw si Kuya Ku. Malamig niyang sinabi, "Sa tingin mo ba ay maaari mong hamunin ang aking paaralan ng Saint Confucian dahil lang sa nakapasok ka sa kalahating hakbang na Martial Marquee Realm?" Lumingon si Hiteng at sinabing may mahinang ngiti, "Siyempre wala akong intensyon. Bilang isang malaking sekta sa Hilaga, alam ko ang pagkakaroon ng isang Martial Marquee. Ngunit, Elder Ku, hindi ka isang Martial Marquee, di ba? Bilang isang half-step Martial Marquee, hindi ako natatakot sa iyo." Pagkatapos, tumingin siya sa paligid at nagpatuloy, "Mukhang walang makakagawa sa akin." Lalong nanlamig ang mukha ni Elder Ku. Malamig siyang tumingin sa kanya at sinabing, "Bata, huwag mong masyadong mataas ang tingin sa iyong sarili." Pagkatapos sabihin iyon, nakita niya si Kuya Ku na ikinakaway ang kanyang malaking palad at isang matalim na lakas sa loob ang sumugod patungo kay Teng. Hindi nagpanik si Hiteng. He snorted coldly at itinaas ang kamay para salubungin ito. Boom! Biglang may sumabog na tunog mula sa bulwagan. Ang palad ni Elder Ku ay agad na nawala sa hangin. Sabi ni Hiteng nang may pagmamalaki, "Elder Ku, hindi kita kapareha." Malamig na sinabi ni Elder Ku, "Ang mga kabataan ay mayabang at madaling makaakit ng gulo. Sa tingin ko ay hindi," mahinang sabi niya. Ang napalaki na Hiteng ay orihinal na nagnanais na magtatag ng sarili niyang sekta at maging isang pag-iral na maaaring kalabanan o higaitan pa ang sekta ng Saint Confucianism. Ngayon, bagamat natalo siya kay Chinyu, hindi nito binago ang kanyang ambisyon. Gayunpaman, ngumisi si Kuya Ku. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likod at dahan-dahang sinabi, "Sa tingin mo ba ay makakapagsalita ka ng walang kaparerekon sa sekta ng Saint Confucianism nang walang hitsura ni Marquee Wu?" Nanatiling tahimik si Hiteng at hindi nagkomento. "Pagkatapos ay ipapakita ko sa iyo kung paano matatag na maupo ang sekta ng Saint Confucianism bilang numero unong sekta sa Hilaga." Sigaw ni Elder Ku. Biglang nagmula ang mga sinag ng liwanag sa paligid ng Great Hall. Ang malakas na presyon ay ibinubugo mula sa apat na magkakaibang direksyon. Nakasabit ang mga sandata sa apat na sulok ng Great Hall. Buzz! Habang dumarating ang pressure, bigla niyang naramdaman na para siyang nasa ilalim ng mabigat na pasanin. Nanlambot ang kanyang katawan, at may, plop, lumuhad siya sa lupa. Tinubukan ni Hiteng na lumaban, ngunit nalaman niyang ang puwersang ito ay hindi kayang labanan. Ito ay isang sandata ng isang Martial Marquee, sumuko sa paglaban, isang namamaos na boses ang narinig sa isip ni Teng. Bagaman ang sandata ng isang Martial Marquee ay isang sandata lamang ng isang Martial Marquee, naglalaman ito ng isang bangkos ng isang sandata ng isang Martial Marquee. Talagang hindi ito isang bagay na maihahambing ng isang kalahating hakbang na Martial Marquee. Ah! Lumalakas pa rin ang pressure, at malapit ng madurodge ang katawan ni Teng. "Elder! Elder Ku? Alam kong mali ako," nagmamadaling sigaw niya. Ikinaway ni Elder Ku ang kanyang kamay, at ang apat na sinag ng liwanag ay nagsimulang mawala. "Hiteng? Naiintindihan mo na ba ang pagkakaiba ngayon?" Malamig na sabi ni Elder Ku. Si Hiteng ay walang lakas ng loob na magsabi ng kahit ano.
Alam niya na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng isang kalahating hakbang na Marshall Marquis at isang Marshall Marquis, ngunit hindi niya naisip na ang isang Marshall Marquis na sandata lamang ay maaaring hindi siya makagalaw. Kung ang elder ko ay may intensyon na pumatay, ang Marshall Marquis weapon na ito ay maaaring direktang kumitil sa buhay ni Teng. Ito ang katangian ng paglilinang. Kung mas mataas ang kaharian, mas malaki ang pagkakaiba. Kung ito ay isang mahuhusay na Grandmaster, maaari nilang talunin ang isang Martial Grandmaster. Ngunit walang sino man ang nagawang talunin ang isang half-step Martial Marquis na may isang Martial Grandmaster. At ngayon, ang sandata ng isang Martial Marquis ay maaaring direktang durugan ang isang kalahating hakbang na Martial Marquis. Ang pagkakaiba ay maliwanag. Elder Ku? Nagmamadali ako, ibinaba niya ang kanyang mapagmataas na ulo. Bahagyang bumantong hininga si Elder Ku at walang pakialam na sinabi, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang kayamanan na sinasabi mo? Nipotikip ng ngipin si Hiteng at agad na sinabi sa kanya ang lahat. Matapos itong marinig ni Elder Ku, hindi maiwasang lumiwanag ang kanyang mga mata. Totoo ba ang sinabi mo? Medyo nasasabik ang mga mata ni Elder Ku. Talagang totoo, sabi ni Hiteng. Taglit na natahimik si Elder Ku, pagkatapos ay ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, hilingin si Wu Chen na kunin ang kanyang mga tauhan at pumunta kaagad sa Dongchuan. Oo, agad namang sumang-ayon ang mga tauhan niya. Isang bakas ng lamig ang sumili sa mga mata ni Teng. Dahil hindi ko kayang angkinan ang Water Rime Tower, Qin Yu, huwag mo nang isipin na kunin ito para sa iyong sarili. Humisi si Hiteng sa kanyang puso. Uwit. Sa sandaling ito, si Qin Yu ay sumasakay ng eroplano papuntang Dongchuan. Habang nasa daan, kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala ng text message sa Pavilion Master ng Divine Alchemist Pavilion. Panginoong Pavilion Master, kailangan ko na maraming halamang gamot. I wonder if you can help me think of a way. Sabi ni Qin Yu sa text message. Hindi nagtagal, sumagot ang Pavilion Master. Ang kanyang sagot ay napakaikli, na may simpleng, oo. Matapos makuha ang pag-aproba ng Pavilion Master, si Qin Yu ay maaaring ituring na nakahinga ng maluwag. Ang eroplano ay lumipad sa mataas na kalangitan. Makalipas ang halos 3 oras, sa wakas ay nakarating din ito sa Dongchuan. Hindi nag-aksaya ng oras si Qin Yu. Sumakay siya ng taxi at dumiretso sa manor ng pamilya Meng. Ang kasalukuyang manor ng pamilyang Meng ay kagulat-gulat na naging isang bagay na walang may-ari. Pagkarating ni Qin Yu, wasak na ang lugar. Ang napakalaking lugar ay ang pinakaangkop para sa pagtatatag ng isang sekta. Tiningnan ni Qin Yu ang napakalaking lugar na inookupahan ng manor ng pamilya Meng at hindi maiwasang mag-isip sa kanyang puso. Sa Water Rime Pagoda, hindi dapat maging problema ang paglikha ng isang makapangyarihang sekta. Pagkatapos nito, naglakad si Qin Yu patungo sa Water Rime Pagoda. Sa ibaba ng Water Rime Pagoda, may isang hanay ng mga Martial Grandmaster na naghihintay doon. At sa loob ng Water Rime Pagoda, mayroong isang Peak Martial Grandmaster na nag-scan sa paligid. Ang taong ito ay walang iba kundi ang Wu Chen ng paaralan ng Saint Confucian. Katulad talaga ng sinabi niya. Hindi maiwasang mapuno ng panonibik ang mga mata ni Wu Chen. Hindi nakakagulat na napakabilis ng cultivation ni Nateng at Qin Yu. Kung ako ay nasa Water Rime Pagoda, hindi ako magiging mas mahina kaysa sa kanila. Naramdaman ni Wu Chen na medyo napalaki. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan si Elder Ku. Elder Ku? Lahat ay tulad ng sinabi niya, nasa sabik na sabi ni Wu Chen. Sumang-ayon si Elder Qiu at sinabing, okay, manatili ka sa Water Rime Tower. Pupunta ako agad sa Dongchuan. Oo, agad na sigaw ni Wu Chen. Pagkatapos ibaba ang telepono, si Wu Chen ay umupo ng naka-cross-legged na tuwang-tuwa. Hindi masasayang ang ganitong magandang pagkakataon. Sa ilalim ng Water Rime Pagoda, tumingin si Qin Yu sa hanay ng mga Martial Grandmaster at hindi maiwasang mapasimangot. Stop! Malakas na sigaw ng isa sa kanila. Ang lugar na ito ay na-requisition ng aming paaralan ng Saint Confucian. Mawala ka dali! Paaralan ng Saint Confucian! Kumunat ang noo ni Qin Yu.
Iyon ba ang sekta na kilala bilang pinakamalaking sekta sa Hilaga? Nako, ang Water Rhyme pagoda na ito ay talagang nalaman nila. Kumunat ang noo ni Chin Yu. Hindi, kailangan niyang magmadali at hukayin ang mga sekreto nitong Water Rhyme pagoda. Kung hindi, tiyak na aagawin ito ng paaralang Saint Confucian. Sa pag-iisip nito, direktang binasag ni Chin Yu ang isang ulo sa pamamagitan ng isang sampal. Kabanata 470, Hong Yi Sect na pumapasok sa hangganan. Ang biglaang pagbabago ay nagbigay ng takot sa grupo ng mga martial grandmaster na namamahala sa pagbabantay sa gate. Ano? Anong ginagawa mo? Ulalas ng isa. Umisi si Chin Yu at sinabing, wala akong ginagawa. Papatayin ko kayong lahat. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, nilapitan na sila ni Chin Yu. Itinaas niya ang kamay at ginamit ang Heaven Swallow ang technique. Ilang martial grandmaster ang naging mga tuyong bangkay sa isang sandali. Sa kasamaang palad, hindi nahalata ang pagpapabuti ng great grandmaster kay Chin Yu. Ang epekto nito ay halos zero. Marahil ay may epekto pa rin ang pit ng great grandmaster. Hindi napigilan ni Chin Yu na mapabuntong hininga sa kanyang puso. Kung kaya ko lang patayin si Marky Wu. Naisip ni Chin Yu sa kanyang puso. Si Marky Wu ay ang Ores Core Stage sa Cultivation World. Sa sandaling siya ay tumuntong sa Ores Core Stage, ang Ores Core ay isisilang sa kanyang katawan. Sa oras na iyon, hanggat nilunok niya ang Ores Core ni Marky Wu, ang mga epekto ay hindi maiisip. Siyempre, masyadong malayo ang mga iyon para kay Chin Yu. Kasunod nito, itinulak ni Chin Yu ang pinto ng Water Rhyme Pagoda at naglakad pataas sa hagdan. Sa ikalimang palapag, nakaupo si Wu Chen na naka-cross-legged, sumisipsip ng chi, espiritual na enerhiya mula sa Water Rhyme Pagoda. Unti-unting tumataas ang kanyang kaharian. Kahit na ang Water Rhyme Pagoda ay may epekto ng Enlightenment Tea, mayroon din itong kinakailangang koneksyon sa talento ng isang martial artist. Sa makatuwid, ang bilis ni Wu Chen ay hindi kasing bilis ng kanyang inaakala. Nang siya ay nakalubog dito, isang malaking kamay ang umabot, hinawakan ang kanyang kwilyo, at inihagis siya palabas. Biglang binuksan ni Wu Chen ang kanyang mga mata. Tinitigan niya si Chin Yu sa harap niya at sinabi sa malamig na boses, "Sino ka? Nililigawan mo ba si kamatayan?" Umisi si Chin Yu at sinabing, "Maligaw ka kaagad. Huwag ka nang babalik dito sa hinaharap." Nanlamig ang mukha ni Wu Chen, at ngumuso siya at sinabing, ako ba ay kinakausap mo? Alam mo ba kung sino ako? Miyembro ako ng Saint Confucian School. Oh, tama, miyembro ka ng Saint Confucian School. Biglang natauhan si Chin Yu, na parang may naisip siya. Naisip ni Wu Chen na si Chin Yu ay natakot sa pangalan ng paaralang Saint Confucian, kaya bahagya siyang ngumuso at sinabing, ngayon alam mo na ang takot. Mabilis kang mawala, o huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko. Hindi, mali ang pagkakaintindi mo. Umisi si Chin Yu. Nais kong unahin kang paigang mabuhay, ngunit dahil miyembro ka ng paaralan ng Saint Confucian, hindi ko mapapayagang umalis ka ng buhay. Umisi si Chin Yu. Nagbago ang mukha ni Wu Chen, at napabulalas siya, ikaw. Ano ang ibig mong sabihin? Umisi si Chin Yu at sinabing, kung hahayaan kitang iulat ang balita sa paaralan ng Saint Confucian, natatakot akong mas kaunti pa ang oras ko. Habang nagsasalita siya, hakbang-hakbang si Chin Yu patungo kay Wu Chen, at sumabog din ang layunin ng pagpatay sa kanyang katawan. Naramdaman ang malupit na panloob na chi ni Chin Yu, medyo natatakot na sinabi ni Wu Chen, sino ka ba talaga? Hindi sumagot si Chin Yu, ngunit isang gintong kamao lamang ang tumugon sa kanya. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Wu Chen. Wala siyang mapagtataguan kaya naman sa gulat lang siya makapag-react. Ang dalawang kamao ay nagbanggaan, at ang katawan ni Wu Chen ay direktang pinalipad. Yung kamao niya, broken bones pa. Golden light? Ikaw? Ikaw ang Chin Yu na iyon. Takot na sabi ni Wu Chen. Tama ang hula mo, ngunit sa kasamaang palad, walang gantimpala. Umisi si Chin Yu at sinabi. Alam ni Wu Chen na hindi maganda ang sitwasyon. Tumalikod siya at gustong tumakbo, ngunit paano siya bibigyan ni Chin Yu ng pagkakataon.
Isang gintong liwanag ang dumaan, at isang mabangis na gintong palad ang dumapo sa katawan ni Wu Chen. Direktang binasag ng palad na ito ang kalahati ng katawan ni Wu Chen. Nabali ang kanyang mga buto, at hindi man lang siya makatayo. Huwag mo akong patayin. Sigaw ni Wu Chen sa takot. Matagal nang pagod si Qin Yu na marinig ang mga salitang nagmamakaawa. Hindi niya pinansin si Wu Chen, at itinaas ang kanyang kamay para gamitin ang Heaven Swallow ang technique. Matapos makipag-usap kay Wu Chen, hindi na nang ahas si Qin Yu na mag-aksaya pa ng oras. Kinuha niya ang telepono ni Wu Chen at binuklat ang mga record ng tawag. Ang una ay ang nakatatandang ko ng paaralan ng Saint Confucian. Mukhang ipinaalam na niya sa mga elder ng Saint Confucian School. Hindi napigilan ni Qin Yu na sumimangot. Aabutin ng 6 na oras ang pinakamaraming pagmamadali mula sa paaralan ng Saint Confucian patungong Dongchuan. Dapat kong malaman ang sikreto ng Water Rhyme Tower sa loob ng 6 na oras na ito. Inihagis ni Qin Yu ang kanyang telepono sa gilid. Inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam at nagsimulang maghanap sa Water Rhyme Tower. Lumipas ang oras sa bawat minuto. Naglakad-lakad si Qin Yu sa 5 antas, ngunit wala siyang nakita. Sa loob ng 2 buong oras, walang nahanap si Qin Yu. Walang laman ang buong Water Rhyme Tower, ngunit kahit sa ang antas man siya lumakad, nararamdaman niyang unti-unting tumataas ang kanyang kaharian. Ang epekto ay hindi gaanong naiiba. Ang pagkakaiba lang ay masiksik ang chi, espiritual na enerhiya sa 5th palapag. Kakaiba. Kumunat ang noo ni Qin Yu. Ito ba talaga ang epekto ng tore na ito? Naisip ni Qin Yu sa sarili. Hindi ko basta-basta maalis ang tore na ito, di ba? Hindi napigilan ni Qin Yu ang pag-ungol. Sa pag-iisip nito, tumalon si Qin Yu at lumipad palabas ng Water Rhyme Tower. Sa pagtingin sa malaking tore na ito na umabot sa mga ulap, si Qin Yu ay nabagabag saglit. Lumipas ang oras sa bawat minuto, at sa 1 kisap mata, 4 na oras na ang lumipas. Natatakot ako na wala na akong maraming oras. Hindi napigilan ni Qin Yu ang bahagyang pagkabalisa. 4 na oras, wala man lang siyang nadiskubre. Wala nang ibang paraan. Gustong sumuko ni Qin Yu minsan. Nakaupo sa Water Rhyme Tower, bahagyang ipinikit ni Qin Yu ang kanyang mga mata, na parang may iniisip. Pagkalipas ng 1 minuto, biglang bumukas ang mga mata ni Qin Yu. Dahil hindi mo maalis ang Water Rhyme Tower, mag-isip ng paraan para mapanatili ang Water Rhyme Tower. Malamig na sabi ni Qin Yu. Wala siyang ibang paraan, kaya maaari lamang siyang tumira para sa 2nd pinakamahusay. At kung gusto niyang panatilihin ang Water Rhyme Tower, mayroon lamang 1 paraan, at iyon ay ang paggamit ng Forma Sion. Ang mana ni Qin Yu ay may hindi mabilang na mga Forma Sion, at kabilang sa mga ito, mayroong hindi mabilang na mga Forma Sion na nagpoprotekta sa bundok. Kung makakapag-set up siya ng Heaven Grade Killing Formation, wala nang mag-aalala. Kahit na magtatag siya ng sekta sa Dongchuan sa hinaharap, mapoprotektahan pa rin niya ang kaligtasan ng sekta. Sa pag-iisip nito, mabilis na nakahanap si Qin Yu ng 1 malaking Forma Sion. Ang pangalan ng formation ay ang 9th Netherworld Killing Formation. Ang Forma Sion na ito ay maaaring gumuhit sa chi ng langit at lupa upang ipagtanggol laban sa mga panlabas na kaaway. Nabalitaan na noong mga taon ng digmaan, may isang taong may malalim na spell na nagtayo ng formasyong ito at umasa sa formasyong ito upang ipagtanggol laban sa 100,000 sundalo. Ito na, naisip ni Qin Yu sa kanyang puso. Gayunpaman, ang pag-aayos ng 9th Netherworld Killing Array ay hindi simple. Kahit na alam ni Qin Yu ang pamamaraan, aabutin ito ng hindi bababa sa 3 araw. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Qin Yu ang 1 panloob na chi na papalapit mula sa hindi kalayuan. 1, 2, 3, kabuoang 6 na tao. HMM. May 1/2-step martial marki lang. Naramdaman ni Qin Yu ang panloob na chi ng kabilang partido. Kung mayroon lang 1/2-step martial marki, wala akong dapat ikatakot. Malamig na ngumiti si Qin Yu. Pagkatapos noon, tumalon si Qin Yu mula sa Water Rhyme Tower.
Tumayo siya sa bakana ng Water Rhyme Tower at tahimik na naghintay sa pagdating ng paaralan ng Saint Confucian. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang telepono ni Qin Yu. Kinuha niya ang telepono at nakitang si Uncle Wu ang tumatawag. Bakit bigla akong tinawag ni Uncle Wu? Hindi napigilan ni Qin Yu na sumimangot. Kinuha niya ang phone at sinagot ang tawag. Pagkatapos, narinig niyang sinabi ni Uncle Wu mula sa kabilang dulo, Qin Yu, nakatanggap lang ako ng kumpirmasyon na ang mga tao mula sa Hongyi sect ay nakapasok na sa bansa.